Okay, for this video, I'll be discussing to you all about arrest. So, let's start. So, what is arrest? Arrest is the taking of a person into custody in order that he be bound to answer for the commission of offense. So, basically, ang keyword natin dito, arrest is taking the person into custody. Paghuli. Okay. Bakit? Anong purpose ng arrest? So that he will be bound to answer for the commission of an offense. So, but that's basically the purpose of arrest. And, paano ba ginagawa ang arrest? How arrest is made? There are two ways, no? Two ways para ma-implement ang arrest. One is actual restraint of a person arrested, and actual restraint, and submission to the custody of the person making the arrest. So, actual restraint, pag pinusasan ka, hinawakan nga ng police, actual restraint na yun. Submission of custody, probably voluntary surrender, that is also submission. So, example, yan, actual restraint. Hepe ng Argao Police inaristo dahil sa pagpatulog ng mga babaeng preso sa kanyang kwarto at opisina. Ito yung chief of police ng Argao Police Station dito sa Cebu. Hinuli. Bakit? Yung mga magagandang babae na huli niya, doon niya pinapatulog sa kanyang kwarto or opisina. Okay, so hinuli siya, pinusasan. So that is an example of actual restraint of a person to be arrested. Pero yung isa naman, police na umaming drug pusher, sumuko sa Malolos, Bulacan. So, yung pagsuko, okay, pag sumuko ka, that is what we call submission to the custody of person making the arrest. Now, kailan ba ma-issue ang warrant of arrest? Okay? Anong requisite para ma-issue ang warrant of arrest? Well, within 10 days from the filing of the complaint or information, the judge shall personally evaluate the resolution of prosecutor and supporting evidence. And if he finds probable cause, he shall issue warrant of arrest kung hindi pa naresto o commitment order if the person is already arrested. So, di ba yung biktima magpapile ng complaint at saka sa prosecutor tapos yung kung may probable cause, yung prosecutor magpapile ng information. Anong gagawin yan? Pag-file ng information sa court, ang next step dyan is yung judge. The judge will personally evaluate the resolution of prosecutor and supporting evidence at if he finds probable cause, he will issue warrant of arrest or commitment order. So, pala nito, tingnan nyo. Order. No? Ito ay People of Philippines versus Laila De Lima and Ronnie Dayan. After careful evaluation of your information, okay, yung information, evaluate niya, and all evidence presented during preliminary investigation, tapos na yung preliminary investigation, conducted by Department of Justice, the court finds sufficient probable cause. Okay, may probable cause for the issuance of warrant of arrest. So, kaya anong kailangan para may issue ang warrant of arrest? Probable cause. Sino mag-determine doon? Yung judge. Against the accused Laila De Lima, Rafael Marcos Ragos, and Ronnie Palisok Dayan. But in another example, Supreme Court Junks Homicide Raps or Raps Means Case versus Pinoy, former President Noynoy Aquino, over Mamasapan Encounter. In voting 15-0, the Supreme Court upheld the decision of Ombudsman finding no probable cause. Okay? Probable cause to charge former President Benigno Aquino III and former Chief Alan Purisima, former PNB subhead, he told you that Peñas for reckless imprudence assaulting in homicide in connection with 2015 Mamasapan encounter. So here, si De Lima, may probable cause, inisyuan ng warrant of arrest. Dito naman, sa reckless imprudence assaulting to homicide in connection with Mamasapan encounter, sabi ng korte, walang probable cause, kaya walang kaso. Dismiss yung kaso. Now, in case of doubt, in existence of probable cause, the judge may order prosecutor to present additional evidence
within 5 days. So kung hindi makonvince yung court na may probable cause, pwedeng i-require ng judge yung prosecutor na mag-submit ng additional evidence. Okay. So ito yun, no? Ito yung illustration na discuss ko before, but I'll discuss it again. If a crime was committed, dalawa yung possible scenario, suspect was not arrested or suspect was arrested. Punta tayo sa not arrested. Ano gagawin ng appointed party or police officer? They will file complaint. Saan ipapail ang complaint? Sa prosecutor. Ano gagawin ng prosecutor? Preliminary investigation. Bakit? Hindi pa na-aresto. Anong purpose ng PI o preliminary investigation? Determine probable cause. So kung may probable cause, anong gagawin ng prosecutor? The prosecutor will file information. Saan? Sa court. And the court determines probable cause. At kung may probable cause, saka pa lang ang court mag-issue ng warrant of arrest. And if the person is arrested, pag-arrestado na yung tao, after issuing warrant of arrest, the court will issue commitment order. Okay? The court will issue commitment order. So, ito lang ito. Tingnan nyo. Ito yung process, no? Di ba yung Bicoy video lumabas? Si Bicoy? Sabi ni Bicoy, Duterte and yung pamilya ni Duterte ay involved sa drug trade. Later on, lumabas si Peter Joel Advencula. Sabi niya siya si alias Bicoy. At hindi daw totoo yung pinagsasabi niya. Okay? In connivance with the opposition, kaya inutusan lang daw siya. Kaya anong ginawa ng NBI? Yung NBI, nag-file ng kaso laban kay na Vice President Lenny Robredo at 29 iba pa. Si ito, si Pilo Helbay, Chidorte, no? Bambam Aquino, Makalintal. Kinasuhan sila ng sedition. Ngayon, after yung NBI nag-file ng complaint sa DOJ, anong ginawa ng Department of Justice? Naggawa ng preliminary investigation. Preliminary investigation on DOJ sa reklamong sedition inayain kina Bipe Robredo at iba pa ang personalidad gumulong na. After conducting preliminary investigation, sabi ng DOJ, ang may probable cause lang ay laban kina Trillanes at alias Bicoy. Walang kinalaman sina Bipe Robredo at iba pa ang taga-opposition. So, ang may probable cause lang sa sedition case ay si Trillanes at saka si alias Bicoy at saka yung 8 na iba pa. Nag-file silang information sa court. Anong ginawa ng court? Nag-issue ang QCMTC Branch 138. Naglabas ng warrant of arrest laban kina Trillanes at 10 iba pa kaugnay ng conspiracy to commit sedition. Okay, conspiracy to commit sedition. So, yan yung process, no? Para malabas yung warrant of arrest. So, hindi usapin ng mailabas yung warrant of arrest. Now, anong kaibahan ng commitment order at saka mitimus? So, commitment order is a written order of a court or authority consigning a person to jail or prison for detention. So, ito ay, actually, consigning is pagkulong, no, sa tao, sa jail facility. Ang purpose yan is detention. So, if you are, may warrant of arrest ka, nahuli ka, issue ka ng commitment order for your detention. Guilty ka na ba? Hindi pa. Okay? Sa mitimus naman, mitimus, sa warrant issued by the court bearing its seal and signature of the judge directing the jail or prison authority to receive the convicted offender for service of sentence. Okay? So, yung isa for detention. Yung isa naman is for service of sentence. So, yun yung kaba ng commitment order at sa mitimus. Actually, parang ano eh, parang yung commitment order, parang ano yan, magsyota yan. Okay, yung mitimus mo na ay parang mag-asawa yan, di ba? Di ba pag mag, sa boyfriend-girlfriend relationship, may commitment na sinasabi yan, may commitment yan. Okay? Kaya nga, nauso yung kantang Bilanggo, no? Bilanggo, sa rehas na gawa ng puso mo. Okay? So, bakit? Kasi pag may syota ka, may boyfriend ka, girlfriend ka, parang Bilanggo niyan. Palaging nakamonitor, di ba? Han, saan ka na ngayon? Ah, nasa bayan na ako. Sige, Han, mag-picture ka nga with your mother para masiguro kung nasa bahay ka. So, parang kang nakakulong yan, no? Yan yung commitment order para ka nakakulong. Detention, for the purpose of detention. Pero kung nagpakasal ka na, ano yan, mitimus na yan. Bakit mitimus, sir? Kasi it is already
service of sentence. Habang buhay na pagkabilanggo na yan, service of sentence. So, yan yung kaibahan ng commitment order and mitimus. So, tuwa pa dito yung example. Tignan natin. Yan. Di ba, remember si Dilima nilabasan ng warrant of arrest? Hinuli si Dilima, niyayin yung warrant of arrest. Anong sunod nangyari? Senator Dilima, idinritso sa Muntinlupa RTC para haina ng commitment order. Kasi nauli siya, after issuing warrant of arrest, nauli na siya. Kaya, inihainan siya ng commitment order. Okay? Pero, yan nyo. Diba, sa kaso naman ni Bong Revilla, si Janet Limpolis sa Kakambi, Bong Revilla was acquitted. Bong Revilla was acquitted, kaya he is released. No? Released immediately. Pero si Kakambi, yung sekretary ni Bong Revilla, at saka si Janet Limpolis, ito, si Janet Limpolis, ay guilty sila. Kaya, they are issued mitimus for the service of sentence. Kakambi will be going to New Bilibid Prison while Janet Limpolis is going to Correctional Institution for Women. So ito yan. Sandigan Bayan order issuance of mitimus, service of sentence na, for the confinement of Revilla aide Richard Kakambi, yung sekretary ni Bong Revilla, Kakambi, and alleged scam mastermind Janet Limpolis. Okay? Yung isa is sent to Bilibid, New Bilibid Prison. Yung isa naman sa CIW or Correctional Institution for Women. So, yan yung kaibahan ng commitment order and mitimus. Now, execution of warrant. The head of the office to whom the warrant of arrest was delivered for execution shall cause the arrest to be executed within 10 days. So, kung ikaw yung police, ikaw yung NBI, binigyan ka ng warrant of arrest, kailangan i-enforce mo yan, i-execute mo yan, execute ang gamit, within 10 days. Kailangan mo yan within 10 days. Okay? Kasi pag within 10 days after the expiration of period, the officer whom it was assigned execution shall report to the judge. Okay? Pag hindi mahuli ng police yung subject ng search warrant, warrant of arrest, within 10 days, kailangan niya mag-report sa judge. And sometimes judge will issue alias warrant of arrest. But, kung ang tanong, ano ang validity ng warrant of arrest? Okay? Walang expiration ang warrant of arrest. Hindi siya mag-expire. Pero kailangan siya i-execute within 10 days. Unlike search warrant is valid only for 10 days. Okay? Search warrant is valid only for 10 days. So, talaga ito. Cops served 3-year-old arrest warrant on MIL executive for SAP 44 killing. Yung warrant of arrest ay 3 years na. Is it still valid? Valid pa ba ito? 3 years na eh. Yes. No? Kasi nga, ang warrant of arrest ay walang expiration. Okay, it will not expire hanggang mahuli yung tao na yon. Now, but in some instances, pag hindi mahuli yung tao, anong gagawin ng court? He will issue alias warrant of arrest. Ito yun. File today, prosecution is very urgent, ex parte omnibus motion for issuance of O departure order, HDO, and warrant o alias warrant of arrest against accused Antonio Trinidad IV. Okay, so alias warrant of arrest yun. Now, time of making arrest. The arrest may be made on any day at any time of the day or night. No? So, ang arrest ay pwedeng gawin any day. Holiday, Sunday, pwede yun. Any time of the day and night. Okay? So, pwede gabi, night time, saka pwede daytime, no? Daytime here is from sunrise to sunset. Night time is from sunset to sunrise. So, ito lang dito, no? Rappler CEO Maria Reza magdamag ikinulong ng NBI kasi hindi siya makapagpiansa. Kasi inuli siya, past 5 o'clock na. So, wala ng opisina, wala ng court na tatanggap sa kanyang piyansa, kaya ikinulong siya ng magdamag. Magdamag ikinulong ng NBI. Okay, so that's time of making an arrest. You have question that any day, at any time of day or night, pwede yun. Now, ano ang duty ng arresting officer?
It shall be the duty of the arresting officer executing the warrant of the accused and to deliver him to the nearest police station or jail without unnecessary delay. So, pag mahuli yung tao, anong dapat gawin ng police? Kailangan i-deliver niya yun sa nearest police station without unnecessary delay. Okay, without unnecessary delay. Wag ka tuloy ito, no? Pitong polis na sangkot sa hold up. Sumuko na at umamin sa ginawang krimen. Ano yung hold up? Itong mga polis na to, may hinuli sila. After hinuli, hindi dinala sa police station. Hindi dinala sa police station. No, pinaikot-ikot lang at hiningan ng pera. Oh, 10 million. 10 million yung hiningi. Para hindi na kasuhan. So that is hold up. Hinuli para hold upin. So that is a violation of this rule, no? Na kailangan, after shooting the warrant of arrest, kailangan mong i-deliver yan sa nearest police station without unnecessary delay. Okay. Method of arrest. Method of arrest by officer by virtue of warrant. Kung may warrant of arrest, oh, by virtue of warrant, the officer shall inform the person to be arrested the cause of the arrest, anong cause ng arrest o dahilan ng arrest, and the fact that a warrant has been issued. So, kung yung police ay may warrant of arrest, pupunta sa bahay, kakatok yan. Okay, hindi agad babarilin yung subject ng warrant. Kakatok yan. Pagpapakilala, sir, may warrant of arrest kami issued by judge so-and-so. Kung pwede pakita yung warrant of arrest. Now, ano yung exception dyan? Exception. When he pleads or possibly resists, okay, tumakbo na yung subject ng warrant of arrest or nag-resist yung subject ng warrant of arrest before the officer has opportunity to inform him. And when giving such information will imperil the arrest. For example, Pampanga cop injured after resisting arrest. So itong police, ito Pampanga cop to, may arrest warrant, nag-resist, kaya na-injured siya. So, yan yung when he pleads or possibly resist. Yan naman example ng when giving such information will imperil the arrest. Ito yung SAP troopers, no? SAP 44. Pumunta sila sa mamasapan, no? Para huliin si Marwan. They want to execute the warrant of arrest against Marwan. Papunta pa lang sila sa kubo ni Marwan, pinasabuga na sila. Do they need to inform the cause of arrest and the fact that a warrant of arrest was issued? No. Kasi giving such information will imperil the arrest. So, yun, nagkapukuha na nga, no? Now, the officer need not have the warrant in possession at the time of the arrest, but after the arrest, if the person arrested so requires, the warrant shall be shown to him as soon as practicable. So, hindi kailangan hawak ng police yung warrant of arrest during arrest. No? Pero kung gusto ng tao makita yung warrant of arrest, pwede niyang ipakita as soon as practicable. Now, method of arrest by officer without warrant. So, meron tayong tinatawag na warrantless arrest. Pwede naman yun. The officer shall inform a person to be arrested the his authority, no, magpakilala siyang police, his authority, and the cause of arrest. Anong dahilan kung bakit siya na-arrest to? Okay? Or violation of 9165 probably, 10591, so firearms. So, ito yung, example ito. Dalawang kwento ng lumabag sa curfew or ordinance or sa quarantine procedure natin. Yung itong dalawa na to, humingi ng tulong, nag-rally, humingi ng tulong, inaresto ng police for violation of ECQ. Okay? So, is that valid? Yes. Okay. Without warrant, valid yun. Pero yung isa naman, hinuli ng police, yung babae, hinuli ng police dahil nagpariban. Okay? Babae, ginabi ng uwi dahil nagpariban. Perang gamit sa riban mula sa social amelioration program or sa SAP. No? So, yung isa nakatanggap ng SAP, nagpariban. Yung hindi nakatanggap ng SAP, inuli kasi nabutan ng curfew. Yung isa naman, humingi ng tulong, lumabas sa bahay, inuli. So, yan yung dalawang story ng warrantless arrest. Ano exception dyan? No? The person to be arrested is engaged in the commission of offense. So, engaged pa siya sa commission of offense. Or the person arrested is pursued. No? At, inuli na agad. Immediately after the commission or
person to be arrested has escaped or police or possibly resist before the officer had opportunity to inform him. And giving such information will imperil the arrest. Now, can a private person make an arrest? So, the answer is yes. Ito yung tatawag nating citizen's arrest. Methods of arrest by a private person. A private person shall inform a person to be arrested the intention to arrest him and the cause of the arrest. Okay? So, yan yung dapat inform ng private person or the citizen's arrest. Pero hindi naman pwede yung bugbugin. No? Tulad dito, dalawang suspect sa paghablot ng bag, arestado at bugbog sarado pa ng taong bayan. Yung pag-arrest ng taong bayan, valid yun. Citizen's arrest yun kasi snatcher itong mga to. Pero yung pagbugbog, hindi naman valid yun. Yung isang example, oh, lalaking nanuntok umano ng isang lolo, kinuyog, no? Hinuli yung lalaking nanuntok ng isang lolo. Well, yung pag-arrest is valid, pero yung pagbugbog, hindi valid yun. Okay, so that's the last part of our discussion on arrest.